Welcome dito sa ating programa, ang programang Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli, ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Bicol Region, to the world. Kumusta po kayo? Ang topic natin, mga kababayan, sa ngayon, itong ginawang survey ng SWS. SWS, sabi rito, mga kababayan, 54% daw ng mga Filipinos reject PNP tales of non-laban. Alang iya talaga. Well-funded ang mga oligarchs na yilo. Another black propaganda, mga kababayan, na may objective na isabotahe ang war on drugs ni Digong. Hindi sila titigil, mga kababayan. Because ang mga kalaban ni Digong, well-funded. At pag-usapan din natin ang bira ni Trillanes. Gustong paimbestigahan. And the ombudsman acted on it. Yung alleged ill-gotten wealth daw. Kita ninyo ang kanilang mga terminologies. Parehas ng terminology na ginamit noong panahon ni Marcos, ill-gotten wealth, na hindi mapatunayan ng mga nag-aakusa. Now, the target is the whole family of Digong. Bakit buong pamilya na, mga kababayan? Credible daw yung reklamo ni Trillanes. Sabi ng assistant ombudsman. Ano po ang inyong masasabi? At pag-usapan din natin, mga kababayan, si Lucio Tan. Binanata ni Digong si Lucio Tan. Kilalanin natin kung sino itong si Lucio Tan. Alam po ninyo, ang connection ni Lucio, international. Kilala siya. Mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, bilang isang bilyonaryo, top 10 billionaires. Top 10 richest. May utang sa ating pamalaan. 30 billion in taxes. Sabi ni Digong, bayaran mo yan. Within 10 days. Kung hindi, sarado ko ang Terminal 2 ng NAIA. Yan ang leader. O, di ba? Please post your comments, mga kababayan, dito po sa chat box ng ating programa. And I would like to request you, pakishare lang po ng ating live streaming para dumami ang mga makapanood sa ating episode ngayon. And please follow me doon sa Team Nostradantes sa YouTube. Yan po, nakikita po ninyo. And like my page sa Dante Maravillas Blog. And like my Facebook account, Nostradante. Kikita po ninyo. And siyempre, yung Dante Maravillas Facebook account. Okay po, mga kababayan. And ito pala na ating programa. Dali lang po. Ginawa ko muna yung sponsor natin. Nakalimutan ko. Ay atin sa inyo ng pinagkakaguluan sa buong mundo. Firming and Lifting Cream. Firmax. Firming and Lifting Cream. Yan. For the whole family. 3,500 pesos lang po. And atin sa inyo din, mga kababayan, ng Automax Radiant Serum. Ang napakaganda na cream para po tayo'y bumata. Ayan. Pero may paraan po, mga kababayan, kung gusto ninyong instant na bumata. Bili lang po kayo. Mura lang. Bili lang po kayo ng chupon. At automatic bata ang tsura ninyo. Mura lang. Ito, 3-5. Sabi ko po sa inyo.
And ito po mga kababayan na ating programa, atin sa inyo ng Ning's Wellness Center. Kung kayo po ay may mga karamdaman, gusto ninyo ng natural na lunas, magkonsulta lang po sa Ning's Wellness Center. Matatagpuan sa Barangay Rizal, Rizal Street, Legazpi City. Di ninyo nakikita si Queenie, nandi dito lang. Kaya lang, hindi, wala pang guli. May lakad po kasi si Queenie, kaya nag-aayos muna. Tayo muna po ang mag-usap-usap. Yan. Nakikita ninyo ang aking damit ngayon? Sabi ko sa inyo. Parang si Manny Villar. Pungkan. Maraming salamat sa ating ano, ating sponsor. alam ninyo eh. Yun na eh. Darating ang araw. Araw-araw, bago yung damit natin. May sponsor. Maraming salamat. Imported ang sponsor natin. At ayaw magpaawat. Si Madam Eileen Rosales. Madam Eileen, nandiyan ka? Ayan. Diyan sa Amerika, sa Chicago. Ang business partner natin. Tingnan nga natin si Madam Eileen kung nandito dito na. Parang wala pa. Di pa nagre-react. Maraming salamat kay Madam Eileen Rosales diyan sa Amerika. Natuwa lang siya sa akin. Kasi yung negosyo niya diyan, lumago. Yung negosyo niya ng Firmax. Kaya diyan sa Amerika po. Ha? Kung kailangan ninyo ng Firmax, buong Amerika, text ninyo. Ay, text, i-chat ninyo si Madam Eileen Rosales. Courtesy of Ma'am Eileen Rosales. Ha? Hindi lang ito. May bag. Tigisa yung mag-ina ko. May pang-makeup. Tamang-tama yung gagamitin sa ano? Sa tawag dito? Doon sa occasion? Ah, sa grand ano, launching, mga kababayan, ng RF3 World. At ayaw talaga paawat ni Madam. Asa na yung ano? Hindi ko pa na-shoot kasi American size. tingnan nga natin, Mami. Pakita natin sa mga kababayan natin para dumami yung sponsor. Sabi ko sa inyo. Ay, pakita ko sa inyo. Ito, pasasalamat ko, mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Ito ang... Tapos, sinusuot ko. Nairapan ako, ma'am. Ayan. Yan ang brand. Michael Kors. Big time. Bigay ito regalo ni Madam Eileen. Rosales, tignan ninyo. Di ba? Wow. Ngayon, iba naman pala ito pag imported. Hindi ko maano, maisuot. Dinis, mabuti hindi ko pinirsa. May technique pala dito. Oh, yan. Oh, yan. Isuot ko na. Rock and roll. Oh, American size yan. Bagay po, ano? Yeah. Thank you so much. Tapos kay Sir Rafael Rosales, sinagot ko na, nag-communicate pala sa akin. Sabi niya, kung natanggap ko na, ito na po ang ebidensya. Big time, gold. Ay, dito na muna sa akin para pag gumaganon-ganon ako. Di ba? Wag kayong kasi may mga nakikita ko ng daming mga bunloloy na gold. Tapos may kasama ko sa trabaho noon, ang laki ng gold dito. Laging gumaganon siya. Oh, sabi ko, bakit laging gumaganon? Conscious siguro o pinapaingit yung kasama niya. Thank you so much, Madam. Pagpalain ka ng ating Panginoon, siksikliglig at umaapaw. Tumawag si Madam Eileen, tinawagan si Queenie. Baka niya, hindi ka natuwa doon sa bag. Gusto mo anya, Rilo? Sabi namin kay Madam Eileen, wag na po, nakakaya naman. Pero kung ayaw mong paawat, sino naman kami?
Kung ayaw mo talaga, Madam Eileen, napawat, sino naman kami? Ang, ano nga niyan, Tagalog kan masayuma? Tatanggi. Sino? Wala kaming karapatang tumanggi. Rock and roll. Sabi ko sa inyo, dito sa Firmax, business po, siksikliglig at umaapaw. Join na po kayo. Ha? Ang daming nabibless ng Firmax po. Ha? Gumanda ang kanilang kalusugan, nawala yung kanilang mga health problems. Oy, she, Aurelio, I'm watching from Singapore. Lucy, good morning, Sir Dan. Si Tolentino, Madamba. Hello, Sir Dan and Queenie. Enjoyed watching from LVN, USA. Maraming salamat. Share lang po ninyo. Dumami na kanina, bumagsak. Share lang po ninyo yung ating live streaming. Sabi ni Tony Buffete, they know for a fact na may immunity ang Pangulo. This is just plain black propaganda to destroy the government. Tumpak. Sabi ko sa inyo, well-funded kasi po ang nagpupondo, mga kababayan. Alam na natin kung sino ang nagpupondo para siraan ang ating Pangulo. They're out there and they will not stop. That is why we will not also stop. Mga kababayan, we will not stop. We will support till the end our president. At kung bakit, mga kababayan, target nila yung buong family na. Yun yung gustong imbestigan, yung buong family. Ito yung ano, kwento. Ikuwan ko muna sa inyo. Bakit ba buong family ang target? Malacañang yesterday welcomed the office of the ombudsman's move to investigate the alleged hidden wealth of President Duterte and his family. The president respects the internal processes of the ombudsman as an independent body and trusts its impartiality in the conduct of its fact-finding duty. Sabi po ni Presidential Spokesman Ernesto Abella sa kanyang statement, the president has nothing to hide. The ombudsman on Tuesday confirmed that it has launched an inquiry into the activities in several of Duterte's bank accounts prior to his being elected president in the May 9, 2016 elections. Sabi rito sa kwento, mga kababayan, nababasa ko na yun eh, alam ko na, pati yung family niya, from 2006 to 2016 anya, there were millions of bank transactions. Yun daw ang iimbestigahan. Why is it the whole family now a target? Sabi ko sa inyo, just like during the time of Marcos, the target, the whole family, to pin down the Dutertes. It is because of the result of the survey, mga kababayan, in the social media, that after Digong, it could be another Duterte in the palace. That is why itong mga oligarchs, enemies of the Filipino people, ay talaga namang ginagamit nila ang lahat nilang resources to topple down the Dutertes to begin with the president himself. Una, siyempre ang target, ang ating Pangulo. Pangalawa, yung buong family niya, to destroy the image, the good name of the Dutertes, so that no one from among the family would launch a campaign, a national campaign, in the coming election. Yun po, ngayon pa lang ginagawa nila ang ganon. Bakit nga naman hindi magagalit kay Digong ang mga oligarchs na yelo? Kahapon nga lang po, mga kababayan, binanata ni Digong si Lucio Tan.
Sabi ni Digong, pag hindi ka nagbayad ng iyong pagkakautang, alam po ninyo kung magkano sa ating pamalaan by using the Terminal 2 ng NAIA for PAL, isasara ko ang Terminal 2. Yun si Digong. Share ninyo po ito and you learn about, many things about this man in this episode ng ating programa. Alam ba ninyo si Lucio Tan kung sino ito? A friend of the Yellows. Funder. In fact, sabi ni Digong, mga kababayan, in his speech, kailan yun? Last month yata? Itong si Lucio Tan pala, mga kababayan, gustong mag-donate ng campaign fund? Eh, ito yung kwento ni Digong. Ah, basahin ko po sa inyo. Duterte to Lucio Tan, pay PAL arrears or I'll shut down NAIA Terminal 2. The President has warned business tycoon Lucio Tan, Chairman and Chief Executive Officer of PAL, to settle his liabilities with the government in 10 days or he would shut down Terminal 2 of NAIA. PAL, the country's flag carrier, has been exclusively using NAIA 2, Terminal 2, since 1999. In a speech at the Philippine Constitution Association on Tuesday night, Duterte recalled how he rejected businessmen to fund his campaign, including Tan. Mga abogado man tayo lahat dito, you tell your clients, pay the tax correctly. Yung isa dito, ano sabi niya? I did not accept, he added. I did not accept his money. He is a contributor. At sabihin ko na, Lucio Tan, donor of funds. Sabi ko, no. Nang sabihin daw sa kanya, ng kanyang mga kasama, gustong mag-donate ni Lucio Tan. Sabi niya, no. Salute to you, Mr. President. You're the man. Ikaw lang ang kilala naming ganun. You see, kaya galit na galit po sila kay Digong. Alam po ninyo, may sasabihin ako sa inyo. Kahapon, may tumawag sa akin. Dati ko daw siyang kasama. Baka nanonood yun ngayon sa radyo, pero nasa FM siya. Gusto akong kausapin daw ng isang abogado yata. Napapansin na tayo. Gusto daw akong kausapin ng isang abogado. Sabi ko, sino? Well, hindi ko papangalanan yung abogado. Well, taga dyan lang. Kataming municipality ng aming lungsod ng Legazpi. Ah, sabi ko, bakit daw? Gustong makipag-set ng appointment? Kasi niya, may gusto siyang pag-usapan ninyo. Ano niya, ano ikako yun? About anya politics? Di nagtaka ako. Nagtaka ako. Sabi, ako, kausapin niya tungkol sa politika? Bakit? Wala na ako sa radyo. Sabi ko, wala na akong programa. Sabi ng kausap ko, anya, alam ko naman anya, napapanood kita palagi dito sa live streaming. Itong live streaming daw natin, napapanood. O sabi ko, walang problema. If it is about politics, so long it will not compromise my political stand, then we talk. Sasabihin ko anya, sabihin mo ikako sa kanya, if it will not compromise my political stand and my political belief because we'll be talking about politics, then we talk. Ang mensahe ko, very clear. If it is dilawan, no. Just like Digong. Enough of the dilaws. Enough of you, salot.
Sinasabi ko po sa inyo, kaya yung mga gusto makipag-usap sa akin, kung dilaw kayo, huwag na kayong makipag-usap sa akin, mapapahiya kayo. Tama? No to dilaw. Sawang-sawa na kami sa inyo. Sawang-sawa na kami sa pangluloko ninyo. At patuloy na pangluloko sa ating mga kababayang Pilipino. And this man, mga kababayan, funder siya ng mga dilaw. Gusto ninyo makilala itong sinasabi ng ating Pangulo? Mga kababayan na si Losyutan? Kilala po siya sa buong mundo. Panorin ninyo ang interview kay Attorney Karen Hodes ng World Bank. Mga kababayan, matagal na tong interview. Attorney Karen Hodes was a former legal officer ng World Bank for 21 years, serving as legal officer. In an interview with RT, Russian television, you watch this. Another case, I was reporting corruption in the Philippines. $900 million worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, who was in default on his loans. Philippine National Bank went into default. There was a run on the bank. Philippine National, investment company tried to bail out the bank for $500 million. And then the board was lied to. And my story is about trying to uncover the cover-up. The cover-up went all the way to Congress, and then it went to 188 ministers of finance. So this is corruption in the entire world. And until it's set straight, what we're going to have is we're going to have a currency war. So you think that this was just a microcosm of what's happening across the entire institution? You just saw one aspect of this kind of laundering. It wasn't just me. There's a group of World Bank whistleblowers. There's one of us from the United Kingdom. There's one of us from Mexico. There's one of us from India. There's one of us from Ethiopia. And we're all reporting the same thing, corruption from top to bottom of that institution. Kita ninyo, narinig ninyo, kung sino si Lucidan, connection niya, international. Nagtataka kayo kung bakit, mga kababayan, international din ang kalaban ni Digong? Daming barkada itong mga oligarchs. The yellow oligarchs has international connection, and these are the one funding all the black propaganda against Digong. Because nasagasaan ni Digong mismo ang negosyo nila. Imagine ang utang nito, 30 billion pinalusot ng mga dilaw nilang opisyales. Pinalusot. For the past several years, hindi sinisingil. Ang ginagawa nito, pag may nakikitang mananalo, they're funding the politician so that hindi sila singilin. Yun ang ginagawa po nila. They're manipulating our politicians but never Digong. Kaya po gusto nilang tanggalin ganun kaganib itong mga yellow oligarchs, mga kababayan. That is why they are out to pull Digong down, destroying the war on drugs. Kaya po, i-connect na natin dito sa funded ng mga oligarch, mga kababayan, na survey. But before that pala, we urge the president, we call on the president not to shut down lang. Not only shut down NAIA Terminal 2, but the government should confiscate, mga kababayan, PAL, because PAL was owned then by the Filipino people. Bininta
ng mga dilaw. Bininta ni Coricong. Yan sabi ko po sa inyo, including the PNB. PNB is a government bank. Ngayon, sa kanya na. Sinasabi ko po sa inyo, pag hindi magbayad ng buwis, embargohin, confiscate. Anyway, dati naman yung pag-aari ng ating pamalaan. Eh, ang ginagawa nila? Yung company, sinasabotahin nila because they control the economy. Isa lang siya dito. In this pattern, mga kababayan of control, ay ginagawa sa buong mundo ng mga allies ni Lusyutan. Kaya, itong si Lusyutan natuto, tinuruan ng mga nagkokontrol ng economy. And they are billionaires. Bankers. Alam ba ninyo na sila ang they're the puppet masters. Leaders of the world are just their puppets. By using their wealth, una, gagawin ang ginagawa. Eh, yun ang sinabi ni Digo. Kinausapan niya ako ng kasama ko. Tapos, ituan niya, sir, yung mga donors natin. At nakita niya, ang gustong mag-donate sa kanya, Lusyutan. Sabi niya, no. Bakit rinijek ni Digong? Tambak ang utang sa ating pamalaan. Ang ibig sabihin nun, kasi mag-donate siya para huwag siyang singiling ng bilyon-bilyon. Ganon ang ginawa niya sa mga previous administration. Lugi yung ating gobyerno. Sabi ni Digong, no, bayaran mo muna. Magbayad ka muna. Ganon din, mga kababayan, yung mga oligarchs controlling the media industry. Ganon din sila, like Inquirer. Kaya galit si Digong. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit si Digong, mga kababayan, ay sinisiraan. Because itong paninira, well-funded po ito. Ang nasa likod, mayayaman na oligarchs na yelo. Pati yung history natin, para isulat na favoring them, ito din, na mga gonggong na to. Kaya ito pong laman, mga kababayan, ng Philippine Daily Inquirer na kwento tungkol dito sa result ng survey daw, huwag ninyong paniniwalaan. Basahin ko po sa inyo. Front page na naman ito. Ah, gusto na naman tayong paglulukuhin. SWS, sabi rito, 54% of Filipinos reject PNP tales of non-laban. Many of those killed by the police in the anti-drug campaign did not really fight against the police, sabi po daw ng mga na-survey. Ano naman ngayon? Bakit nandun sila? Opinion lang nila yon. Perception nila. Worse, ang perception na sinulat, na sabi sa survey, ang nag-survey, dilaw. Anong asahan mo doon? Di ba? Hindi paninira. Oh, ito ang kwento. Hoping na paniniwalaan natin. Hindi nanlaban. More than half of Filipinos, 54%, believe that those killed in President Duterte's war on drugs did not resist the police, while 49% said the victims were not drug pushers. Kita ninyo kung paano sila gumawa ng propaganda? Sa paniwalaan niya nila, hindi drug pusher. Sa paniwala mo, bakit? Pag pinawinaywalaan mo na ba, kailangan naming paniwalaan?
What if ang pinaniwalaan ninyo mali? Kasi nga, wala naman kayo doon. Narinig lang ninyo yung kwento. At ang nagkwento, bias ng media, the mainstream. Paano tayo maniniwala doon? An inclination palaging nasa kriminal, influenced by Padre Damaso. Si Padre Damaso, mga kababayan, sinungaling number one. Ako sinasabi ko na po sa inyo, 80% sa itinuturo ni Padre Damaso na pinaniwalaan ninyo, false. Padre Damaso is a false teacher. If you don't believe me, wala akong magagawa. Pero sinasabi ko sa inyo, 80% sa tinuturo niya sa sangkatauhan, false. Bakit nasabi kong false? It is against the Bible, unscriptural, unbiblical. If it is unbiblical, it is false. Bigyan ko kayo ng sample. Bakit kayo gumaganon? Naintindihan ninyo yun? Cross. What's the meaning of cross? Naintindihan ninyo? Tanong ko sa inyo, nakita ninyo si Jesus Christ na nagyan? Pero ang turo ni Padre Damaso, be like Christ. If you teach that be like Christ, si Christ hindi na ganun. Kita ninyo si Christ na ganun? Oh, bigay kayo ng verse in the Bible na si Christ na ganun. Sabi ko sa inyo, the cross is a symbol of sin, death penalty by crucifixion. Ano? Tama, mali. Pero ayaw lina ng death penalty, contradiction. Ayaw mo ng death penalty, you sign a cross as symbol of death. Naintindihan ninyo yon? Cross is a symbol of death. Because doon pinatay si Christ through crucifixion, death penalty. Kaya sa Word of God, the penalty of sin is death. Ano kayo ngayon? Eighty percent ng sinasabi ni Padre Damaso false because Padre Damaso is a false teacher. Sinasabi ko sa inyo, si Padre Damaso may kalalagyan. In the coming second coming of Christ, Padre Damaso will be destroyed as a false teacher. He's coming very, very soon. Walang ganito sa mainstream. O ngayon, may influence dito si Padre Damaso, sinasabi ko sa inyo. Kasi magkakaalyado sila. Because sabi ko sa inyo, mga kababayan, the Dilaos are just a creation ni Padre Damaso using this group as a weapon against First Marcos and this time against Digong. The strategy is the same. Even the choice of word. Anong ginamit doon? Ilgatin wealth. Kaninong ilgatin wealth? Hindi na kay Marcos. Hindi na napatunayan yun eh. Ang ilgatin wealth, mga kababayan na gusto nilang paimbestigahan, kay Digong na. In his family. And why is it the whole family? Because yung mga mamamayang Filipino ngayon pa lang ay iniisip nila. Nakita ko yung survey. Kung ngayon anya sa social media, kung ngayon anya ang eleksyon, sino ang iboboto ninyong presidente? Sabi doon, number one, si Inday. Number two, si Bongbong Marcos.
Walang dilaw. Si Tiger Bang, kulilat. Sinama doon si Tiger Bang. That is why, itong mga gonggong, mga kababayan na kalaban ng taong bayan, the dilaws na salot, napaisip, abaan niya? Hindi na tayo makakabalik? Paano na yung yaman? Paano na niya yung corruption natin? Na yun ang negosyo natin? Paano yun ang yung droga? Ganda nito. Hindi ito galing sa, ano, sa dilaw. Kahit dilaw ang kulay. Oh. Kay Madam Aileen ito galing. Oh. Paano na niya? Siraan na natin ngayon pala. O natirahin natin yung war on drugs, huwag nating titigilan. Gamitin na natin yung mga surveys to condition the mind of the people that many of the Filipinos do not believe that ang mga victims ng laban, pinatay ng pulis. Pag nagsucceed sila na siraan, mga kababayan, ang PNP, they will succeed na siraan si Digong because si Digong mismo ang nag-order sa pulis. Nakita ninyo ang koneksyon? Ganon katoso ang mga ahas. Dinasabi ko sa inyo. And now, yun ang gagawin nila. Pa-survey sila ng pa-survey. Can't you see? Pero doon sa survey, mga kababayan ng Pew Research International doon sa Amerika, 86% naniniwala sa war on drugs ni Digong. Itong SWS, 54% na. 54% ang sabi dito. Ah, 54% of Filipinos reject PNP tales of non-laban. The results of a survey that social media, social weather stations conducted in June showed widespread doubt about the claim of the Philippine National Police that the suspects were drug dealers who had resisted arrest. Two Catholic priests said the survey results ran counter to the official stand of the PNP. But Malacanang said, SWS asked leading and pointed questions that may have unduly influenced the answers of the respondents. Nakita ninyo? Two priests. Siya na naman ang author. The handprints of the priest ni Padre Damaso in all this black propaganda. Always, Padre Damaso has the handprint. Itong sa ombudsman, ang mga testigo doon, saan nakatago? Kay Padre Damaso. Kahit yung si Mutubato. Kaya nga, ginawang sa memes, ginawang Monsignor yung, pati si Las Cañas, ginawang Monsignor. Baka gawin pa nga yung santo, tulad ni Curicong. Si Kian nga, pinag-iisipan daw. Ganon tayo ginagago nila, sinasabi ko po sa inyo. Ganon tayo ginagago. There is always the handprints of Padre Damaso. Ito yung kwento eh. Two Catholic priests said the survey, siya ang gatong ng gatong. Compelling evidence, sabi dito. Prelim Kine, Deputy Asia Director at Human Rights Watch said the results were not surprising given the critical mass of compelling evidence. Kita ninyo? Conclude agad yung Human Rights Watch. An organ of the United Nations, the enemy of Digong and of the Filipino people, the tool of the New World Order as they destroy established governments all throughout the world using the issue on human rights. Ganun po yun, mga kababayan. Share po ninyo.
share ninyo po ito na ating live streaming. So huwag kayong magtaka. Pag nagsalita ang mga taong ito, sabay-sabay, supporting each one, because each one of them, pare-parehas ang laman ng utak, kasi nga magkakakulay sila at magkakasama. Magkakasama po sila, mga kababayan. Gathered by his group, an investigative journalist which had clearly demonstrated there was an unlawful killing campaign under the cynical veneer of anti-drug operations. In its non-commissioned survey, SWS asked 1,200 adults nationwide whether they agree or disagree with statements about the campaign against illegal drugs. The survey had a margin of error of plus or minus 3 percentage points. Kita niyo ang gusto mangyari ng mga gonggo? Ang ibig sabihin nila, yung pinili nila na tanungin. Tapos siguradong pinili nila yung tatanungin. Ha? Na 1,200 people, respondents all throughout the country daw, gustong impluhensyahan ng ating pag-iisip. Ha? You 1,200? Na hindi naman nga alam namin kung sino-sino yan. Sino ba yan? Tingnan natin ang background. Sa totoo lang, ang tinanong ninyo, yung mga kasama din ninyo kasi, mga church-based organization na mahihilig sa ganyan. And this church-based organization, dilaw po yan. In that dilaw, mga kababayan, creation ni Padre Damaso. Ganon sila kagaling. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang daming organisasyon, iba-ibang pangalan? Ipaliwanag ko sa inyo. Bakit nila ginagawa yon? Iba-ibang pangalan ng organisasyon, pero isa-isa lang ang kulay nila. Para i-project na ang damian niya ng grupo, i-project nila to influence people. Majority, ano niyo, tingnan ninyo, we belong ayat from different organization. Sinasabi ko sa inyo, isa lang ang utak niya. Ganon ginawa nila noon. In always, they're saying church-based organization. Bakit palaging ganon? Ang gustong mangyari nila, paniwalaan natin kasi pag church ang nagsalita, credible. Di po totoo yun. May warning nga si Christ sa church. In this church described by Christ as revealed to John the Revelator in Revelation as the Laodicean church. Sabi ni Christ, magpormal ka kung sa Bicol. Tumultol ka, ano sa Tagalog yun? Umayos ka. Because if not, I'll spew you out of my mouth. Si Padre Damaso belongs to the Laodicea. If you do not understand that Laodicean means the church of the people. Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, ang nasusunod hindi si Kristo, kundi sila. Pili ba yun? Sila ang nasusunod. Kaya hindi sila sumusunod, mga kababayan, sa Bible, in the scriptures. Ang turo sa scripture, let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be is ordained by God. Obedience to duly established authority. Yan ang tinuturo. Si Padre Damaso, anong tinuturo? Makibaka! Ibagsak! Ibagsak! Yan ang mga kabataan na laging gumaganon
dinoktrina po yan ni Padre Damaso. Unscriptural, against the Word of God. The Word of God is teaching obedience to government. Pagpapasakop. Anong tinuturo ni Padre Damaso? Kaya nagkakagulo. Ang nasa likod po ng kaguluhan, sinasabi ko sa inyo straightly, si Padre Damaso mismo. Kaya tayo magulo. Because Padre Damaso's belief is in conflict with the scripture. Because Padre Damaso, mga kababayan, believe na siya na ang gobyerno. Di ba kayo, hindi kayo naniwal doon? Si Padre Damaso may sariling bandila. May sarili siyang ano? May sarili siyang ambassador. Ay, ambassador sila. Papal nuncio ang tawag nila sa kanilang ambassador. Ang belief nila, gobyerno sila. They have their own guards. Swiss guards. Di ba kayo nagtataka kung bakit nasa Italia siya, in Rome, ang gwardiya niya, Swiss? Ang daming dapat ninyong malaman, mga kababayan. Ang dami-dami. Ha? Kaya, continue watching this program. Dami kayong malalaman dito po. Very different from the presentation of the mainstream media. This is very different, sinasabi ko po sa inyo. And going back sa ating topic, no, na paninira sa ating Pangulo, yun ang laman ngayon ng mga pahayagan. You see? But ang kagandahan naman, relax na relax ang Palasyo Malacañang. Welcome niya yung investigasyon ninyo. Sige. Tama, yon. That's a good reaction. Kaya sabi ng nag-text sa atin kanina o nag-chat sa atin kanina, tama yon. They know that the president has immunity but still they continue on filing or doing investigations. Bakit? Because para ang objective nila, hindi man po makonvict. Kasi, malayo na makonvict. Kasi, kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Ang objective lang ay siraan, nasiraan on a daily basis ang ating Pangulo. Kasi, pag nasira ang Pangulo sa mata ng taong bayan, pag nawala yung support, they will grab power. Yan sabi ko sa inyo. They will grab power. Kung hindi nila magawa ngayon, at least in the election, anyone that will endorse by the president, they're hoping hindi mananalo. Or in the 2022 election, anyone that will be endorsed by the president will be defeated. Balik sila. Tuloy ang ligaya ng mga gonggong. Huwag tayong padadala sa mga propaganda nila. We will expose them on a daily basis din. Huwag po kayong magsawa. Sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong magsasawa, mga kababayan, sa panonood sa ating programa. Di, bueno, 10:02 na. Nasabi na natin yung gusto nating ipaliwanag sa ngayong umaga. And mamaya, yung mga reactions po ninyo dito sa ating episode ng Bullseye. Sana na bullseye natin. Hindi tayo nagmintis sa ating discussion. Di bueno, ang programang ito, mga kababayan, ay atid sa inyo ng napakagaling na Firmax. Yung mga gustong mag-try po nito at mag-negosyo, mag-PM lang po kayo sa amin ni Queenie. You can text us sa 0908-6553-757
Number ko po yan. And sa number ni Queenie, sa 0950-8532-011. Yan po ang aming text line. And pwede din po kayo na mag-PM sa amin sa Facebook account Dante Maravillas at Nostra Dante. And you can follow us sa Team Nostra Dante doon sa YouTube. At yung ating blog, pwede din kayo doon sa Dante Maravillas blog, mga kababayan. Yung gusto akong i-friend, gusto kong sabihin sa inyo na wag na po dito sa Dante Maravillas. Dito na lang po sa Team Nostra Dante. Doon sa Nostra Dante po, Facebook account ko. Kasi punong-puno na po ako ng friends. And re-reviewin ko nga po yung mga friends ko sa Dante Maravillas kasi nag-exceed na akong 5,000. And some of them, inactive. Yung iba, galit sa akin, pero gusto akong friend. I-unfriend ko na lang para magpapakatotoo na lang ako. Di ba? Galit sila sa akin, pero nakipag-friend sa akin. Remember, hindi ako nag-invite ng friend sa kanila. Di po ako nag-add friend. Never ako nag-add friend. Sila yung nag-add friend sa akin, pero galit sa akin. Gusto lang siguro akong subaybayan sa mga pinagsasabi ko. And some of them, may mga request tayo, siyempre, ka-friend mo, ang request ko sa kanila, paki-like naman ng aking Team Nostra Dante logo. Yung mga, ito, prangkahan po tayo, kasi ang dami pong nakalinya, nakapila, na hindi ko na-add friend. So, wala pong, ano, walang samaan ng loob. Yung mga kinausap ko personally with Queenie doing the job for me to like, I was just requesting to like my team logo. Pag hindi, walang action po kayo hanggang natapos yung September 30, I think I have now my reason to unfriend you. Tama? Then accommodate yung mga friend request sa akin. Nandami-dami po. More than 1,000 ang friend request sa akin. Ba't ako magtsatsaga doon sa mga taong manhid? Di ba? And some of them, mga dilaw siguro, alisin ko, napalitan ko na ng mga kapartido. Di ba? Palitan ko na. Yun lang naman ang kailangan natin. So, we request you, kung nanonood kayo sa ngayon, yung mga pinakaisapan natin na paki-like, simple request na lang naman eh. Ayaw mag-like. Naging friend pa kita, you dislike me. O, di ba? If you dislike me, you unfriend me. Di ba? Ganun lang naman dito sa Facebook. Kaya nga, yung mga yellow na nagre-react, pinapalayas ko talaga. Lumayas kayo, mga salot! Di ko kayo kailangan. Punta din kayo doon sa live streaming ng mga kaori ninyo. Mga buisit kayo. Di ba? Ganun lang tayo. Walang plastikan dito. Ah, wala akong pakialam sa inyo. Yung mga dilaw. Kahit mag-suicide kayo, matutuwa ako. Kasi, we're enough. We have enough of you. Mga salot. Okay po, so yun po mga kababayan, yung mga customer ko naman dito, mga BBM at DDS lang naman eh. Most of them. Yung mga dito nga, na mga kakilala ko, ayaw bumili. Ayaw bumili. Lalo anyang yayaman yan pag bumili ka. Okay lang, ayaw ninyong bumili nito. Ngayon, yung mga gusto na bumili, ishare po ninyo kasi ang daming nabibless. Tingnan mo ito si Madam Eileen Rosales. Na-bless siya, oh. Oh. Maraming salamat po. And nakakatuwa po kasi nang magamit nila yung Firmax ay talagang ang ganda ng kanilang mga testimonies. Dali lang po. Uminit.